Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay naglalarawan kung sino ang tunay na mapalad. At siguro sa ating standards, pag tinatanong sino yung taong mapalad, yung taong may pera, no? May posisyon sa lipunan, healthy, matalino, yung mga lahat ng mga gandang qualities nasa kanya na. Subalit sa ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon ay iba ang tunay na mapalad. Sino nga ba ang tunay na mapalad? Niisip ko, sino ba ang tunay na mapalad, no? Titingin kayo sa mga katabi ninyo, no? Baka itong katabi ko mapalad to, no? Pwedeng manghiram dito, no? Kaya takot din tayo, no, na sabihin na mapalad. Takot tayong mag-post sa social media na tayo ay pinapala, tayo ay mapala, dahil maraming tao ang lalapit sa atin, maraming hihingi dahil nga tayo ay mapalad. Pero sa aking pagninilay, sabi ko o naisip ko, ang taong mapalad, mapalad, blessed or blessed, ay ang taong bukas palad. At inisip ko, sino ba yung blessed? Habang inisip ko, pumunta ako kay Mama Mary, no, sa ating mahal na ina. And then I realized, si Mama Mary pala ay tinatawag nating Blessed Virgin Mary. At nang tinitingnan ko yung imahen ng ating mahal na ina ng Manawag, nakita ko ang mahal na ina ng Manawag ay bukas palad para sa ating lahat. But literally, Mama Mary has open palms. At kung makikita ninyo, ang kamay ni Mama Mary ay hindi nakasarado o hindi nakahawak sa kanyang staff or scepter. But actually, it's open. Yung staff ng ating mahal na ina actually ay kinabit lang sa kanyang damit. Dahil ang hawak-hawak ni Maria at ang itinuturo ng bukas na mga palad ni Maria ay ang ating Panginoong Hesukristo. Mapalad si Maria hindi dahil hawak-hawak niya ang simbolo ng kapangyarihan, dahil hawak-hawak niya ang kanyang korona, hindi po. Mapalad si Maria sapagkat bukas ang kanyang mga palad na tanggapin at ibigay ang Panginoon sa atin. Kaya titingnan niyo po yung scepter o yung staff ni Mary, nakakabit lang po sa kanyang damit, hindi niya po yun hawak-hawak. Bagaman yun ay isang simbolo ng kapangyarihan, hindi po yun ang kanyang hawak. Ang tangan-tangan niya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagat ang tunay na kayamanan at ang tunay na mapalad ay ang taong nasa kanya na ang Panginoon. Because if we have God, our help is with God, then we have everything. Sabi ng ating Salmo, our help is from the Lord who made heaven and earth. Kung nasa atin na ang Diyos, nasa atin na ang lahat. Dahil ang Diyos ang may kapal, Siya ang may gawa ng lahat ng langit at lupa. Kaya hindi na kailangan ni Mary ng scepter or ng staff, sabihin ako ang pinakamakapangyarihan. No, I have God with me. I have my Son with me. And I give Him to you. At ang taong bukas palad, ang taong mapalad, ay laging handang tumulong sa mga sawim palad. Ang mga taong mapalad na bukas palad ay handang umakay sa mga taong sawim palad. Kaya kung titingnan niyo si Maria, the best asset down ng imahe ng mahal na ina ng Manawag ay hindi ang kanyang damit, kundi ang kanyang mga mata. Kaya kung tayo ay titingin, mananalangin sa ating mahal na ina, makikita natin na eye to eye, kahit sa ang side ka pupunta, nakatingin ang mahal na ina sa atin.
At sa tuwing tayo'y masaya, pag nakikita natin ang mga mata ng ating mahal na ina, siya rin ay masaya. At kung tayo'y malungkot at may pinagdaraanan, tingnan niyo ang mahal na ina, ang kanyang mga mata ay parang nakikiisa rin, nakikiramay sa atin. Yun yung napakagandang asset ng mahal na ina. Sapagat ang mahal na ina ay bukas ang palad sa mga taong sawing palad. Kung tayo rin po ay gustong maging mapalad, kailangan din po natin maging bukas palad at handang umagapay, tumulong sa mga sawing palad. Ang tunay na pagiging mapalad ay nasa ating Panginoon. Kaya nga, anong tawag sa mga taong naging grasya, naging biyaya para sa atin? Sinasabi natin, uy, salamat ha, isa kang biyaya ng Diyos. You are an instrument of God. You are God sent. Ikaw ay hulog ng langit. Dahil ikaw ay bukas palad na tumulong sa akin na isang sawing palad. We all stand for the prayer of the faithful.